Yara, Makara bas. Magta-travel tayo papuntang dulo ng Occidental Mindoro. Dulo ng Mindoro, mayroong island doon na hindi madalas puntahan kasi kailangan mo pang pumunta ng Batangas para mapuntahan siya. So yun po ang Lubang Island. Yan, invite tayo ng kaibigan natin, actually classmate ni Mia Sarabas, para magpakapag-vlog doon. At saka meron tayong pupunta doon, mga Karabas, na ano, na talaga historical place. So malalaman nyo yun. Actually nalaman nyo na kasi behind the scene pala to. So, yun si Hiro Onoda, di ba? So yun yung gusto kong i-cover. So syempre kasama natin ng Team Lubang, ang ating hinete, ito Bong. Ayan, kasama sa team natin, Miss Sarabas and Gray, Little Harabas. Nak? Ay. Tingin din ah. Yun oh, si Cornette ang pagbabalik. Tapos ng teses. Ah. Nandun sa likod si Mr. Bags, si Ip Man, at si Harabe. Yun oh. Log-log tayo mga priya. Sarap. Sarap no? Sarap matulog. Oh, log-log kami sa band ngayon. Yan ah. So, update lang po namin kayo. So, sama namin kayo sa aming travel. So, kasi ito sa documentary, hindi nyo mapanood yung mga gatong moments natin. Kaya dito sa behind the scene, kaya usually every after episode natin sa I Am Harabas, mag-upload tayo ng behind the scene kung paano namin binuo, paano namin ginawa yung documentary or yung basta marami tayong gagawin doon. Oh, yun. Bo. Sarap ng pwesto ko dito ah. Ha? Relax, relax. Ayun, ay nasa ano tayo. Sa ano si pa rin, pero next na ba yung result? Alright, alright. Ano yung tao? Pakabahing na rin ako. Tudubahing siya ay pagkatapos ay. Katawag kong iyan, no? Pinapigil, pinapigil. Galawa na ang mata ko. Hindi, panay na galawa mo na yung tao. Hancho! Saktang off ko mga kara. Saktang off ko ng camera. Saka bumahing. Ayun, inon ko ulit. Hindi nahabol eh. Sayang, sayang, sayang. Luha na pala kapigil. Nako. Naglalamo na ako. At ayun na mga Karabas. Ngayon ay anong oras na? 11. 11 na. Ngayon ay 11 AM. So nakarating na po kami dito kanina, lasa is. Kaya lang medyo punuan. Eh marami ng tao pagdating namin. Nag-chance passenger kami. Eh hindi kami nakaabot. Hindi pa namin alam kung anong mangyayari. Baka matatay talaga kami. Tapos bukas na lang kayo bubiyahe ulit. Maghanap kami ng matuloy yung dito. Uy! Yeah. Ang mga antok na antok. Oy! Wow! Good morning! Ge! Good morning, Ge! Oh, good morning daw na. Ge! Fresh na fresh! Good morning! Yan ang masarap sabuhin ang hininga. Fresh bread. Ito pang daddy niya. Puwet na puwet si Cornette. Puwet na puwet at tayong tae. Nakailang ka? Wala mo niya. Tatlogin. Tatlogin. Bilang ko. Hindi. Oo, yung sa likod natin, no? So yun, abang-abang lang muna. Pag-alis na itong bangka, mag-open na tayong booking sa barko para bukas. Eh mga Karabas, lumipat kami sa Calatagan Port from Nasugbu Port kasi hindi kami nakapagpabook at naubusan kami ng ticket. So ganun yung nangyari. So nangyari, hinanapan kami ni Michelle ng bangkang marerentahan going sa Lubang. So dito na kami sa Calatagan, naantay na lang namin. Kaya lang, ayun o, kompleto pa rin tayo. Ang pangalan daw nung ano, nung bangka. Thom. Thom daw yung ano, yung pangalan ng bangka. Ay, dumating na ba? Ay, na.
Diyan ba? Saan dyan? Dito sa harapan mo, saan ka ba natingin? Uy! Ito na yun? Okay na lang, isa-isa lang daw. Oh, si Gray muna una. Balik-balikan lang. Gray muna ka? Gray siya si Gray. Si Tom daw, si Tom, do, Tom daw, di ba Tom? Ito yun. Mm-hmm. Wala. Yung mga karabas, nakarating na kami dito sa aming ranchin. Ganda. Nak. Tapos may pahapunan agad si madam. Pero puno ba tayo sa panibagong hapunan? Yun nga lang. May hapunan pa na. May mga may subscribers pala na nag-prepare dito ng ano, ng hapunan. Kaya pupunta kami dun. Pupunta namin. So ito yung room namin. Ganda. Room 2 tsaka 2. Hindi kami nakakaranas. Tapos walang brownout dito. Wow! Yun ang maganda. Yun maganda, walang brownout. Nakakita ka lang ng mga rain na kanina to sa sagalahan. Eh, parang ayaw mo na umalis ng lupa. So sa mga ano, yun pala i-plug natin. Sa mga turista, mga gusto bumisita sa Lubang, iwan namin sa description yung ano, yung number nung ano, no, nitong contact nitong attraction. Ang ganda mga karabas. Ilan yan? 3 kwarto dito. Plus, may kwarto sa baba. Yan, oh. Tingnan nyo kung ilan ang kasya. Oh, ang dami. May sala din. Yung dining. Ganda. Ganda na CR. Dalawa yung kitchen eh. Ito, tsaka ito. Pwede magluto-luto dito. Diba? Tapos yung kwarto. Tingnan natin yung kwarto. Silipin natin yung kwarto. Pwede din matulog sa baba. Kaya nga eh. Oo. Pero masarap sa aircon. Masarap sa aircon. Yun. Nakabukas ng aircon. At hindi. At bahay na rin para malamig ka na. Yun. May sariling 20 gray. Dito sa amin. Yay! Ganda no? Tapos puro kahoy. Huh? Ganda oh. Ayun mga karabas, dito na tayo sa trail. Ayan, nagpe-prepare na kami. Siyempre kasama natin si Dora. Si Michelle Dora the Explorer. Si Kuya, ano nga pong pala niyo kuya? Edwin. Jeff po. Ito si Bugs. Si Iping, Ipman. Kasi Harabi po yung isa. Ayan, tayo magkakasama. Tito Bong Team E1. Yeah. We will secure the place. Ayan o. Team Iwan. Nandito po tayo sa paanan ng trail papunta sa Onoda Cave. So, siguro po, bakit ba tayo nandito? Ano ba meron dito? Actually, ito po ay historical place. And during World War II, dito po nagtago si Lieutenant Hiro Onoda. For almost 30 years. Nung dumating yung 1945, dumating na po yung mga Amerikano. So tapos na po yung ano, yung gera, kaya nakailangan na bumalik ng Japan itong mga Hapon na naririto.
noong ano po, bago po sila umalis, meron pong apat na iniwan po dito si Commander Taniguchi. Si yung apat na yon, kasama po diyan si Onoda and Kusuka. Para sila po yung maging espiya kung ano ang ginagawa ng mga Amerikano dito sa Pilipinas at dito sa lubang. Sinabi po ni Commander Taniguchi, maybe 2 or 3 years babalikan sila. Nakakalungkot lang, after 2 or 3 years, mga ilang panahon, biglang nasira na yung kanilang communication, and then missing na sila. They thought na maaring patay na sila. So kung kaya mula noon hanggang humabot ng ganong katagal ay hindi sila nabalikan dito. So dito sila nag-stay sa lubang, nagpaikot-ikot sila sa buong isla. At dito sa lugar na ito, kung bakit tinawag itong Onoda Cave, ito ay pinangalan sa kanila sapagkat dito sa lugar ng diyan sa bundok na yan, malimit silang may nakikita, may actually during the time hindi nila napapansin na ito pala yung mga Hapon na nandito. Akala nila mga dito lang din na naninirahan. Nagtataka sila kasi doon sa kanila mga kubo, during the time ito kasing lugar na ito ay kinakaingin. Alam po niyo yung kaingin. Siguro alam naman natin yung kaingin, upland pala eh. So during the time kinakaingin yan, and then doon sa kanilang mga hut, nagtataka sila bakit nawawala yung mga pagkain dinadala nila. Kapag kakain na, wala na yung pagkain. Maraming ulit na ganun ang nangyari. And then also yung mga nagpuputol ng kahoy nga sa pagkakaingin, kapag katanghali sama-sama sila para kumain, biglang may magpapaputok. So scattered sila, hindi nila malaman kung saan sila pupunta. And then after mga ilang oras, babalik sila, wala na yung pagkain. So ito pala yung way kung paano sila nakasurvive sa lugar na ito. And also dyan sa gubat, marami dyang mga prutas. Siyempre pag panahon ng tagmanga, maraming mangga. And also yung mga buko dyan, during that time mabababa pa yan, para madali nilang makuha yung mga bunga nyan. And yung mga farmers nagtatanim ng ng banana. And also siyempre yung mga wild animal diyan, meron diyang mga labuyo, and also yung mga wild boar, mga baboy damo, and siyempre siguro yung mga ibon diyan. At sinasabi rin nila na 2 baka sa loob ng 1 taon ang kanilang kinakatay, pero sabi ng mga matatanda, hindi lang 2, more, kasi nga maraming nawawalang mga baka. Pero siguro maring yung iba ay sinasamantala na rin yung pagkakataon na hindi sila mapagbintangan, baka may kumukuha rin. Pero yun ang nangyayari, and proven naman kasi nung mapatay si Kusuka, yung isa sa kasama ni Onoda, maraming dried meat sa kanyang pocket. Ibig sabihin talagang kahit saan sila pumunta may baon silang tapa ng baka. Sabi ng mga matatanda, kapag ka may nakita kang mga ibon, yung uwak diyan sa gubat na marami, sigurado merong patay na baka dyan. So yun ang kanilang mga source ng kanilang pagkain. And yun nga, pagkatapos noon mga ilang panahon, and then na-trace na nalaman lang talaga na meron pala talagang mga ganyan, yung mga Hapon na yan, noong 1972 doon sa Tilik. Kasi yun nga, yung nakita yung 2 Hapon na yan na sinusunog yung kaingin. Malapit na yung panahon na ng tag-ani. Yung siyempre natutuyo na yung mga And then yun, sinunog nila. So may nakapunta agad doon sa bayan. And nagsumbong doon sa mga military. PC that time, no? Yung police ngayon, PC. And then dumating dyan si Soriano, si Rivera, si Soto, yun yung mga naka-assign ditong mga PC. And then inabot pa nila na nandoon actual na nagsusunog. So doon na nabaril si si Kusuka, at doon siya na napatay. And then actually halos sabi nung mahigit pang 1 oras nilang hinanap. Dahil hinatak pa ng hinatak ni gusto sigurong i-survive pa ni Onoda.
kaya lang fatal yung mga tama eh. Matitindi talagang mamamatay. So nung makita nila, hindi nila dito sa baba. At dahil doon, nalaman nila na meron pa talaga isang natitira. Mula nung 1972, maraming nagpumupunta dito mga helicopter at nag-a-announce diyan sa gubat. Tinatawagan si Onoda, "Onoda, it's over. Go back to Japan." Mga ganun na ang mga ano diyan. And then also nagsasabog sila ng mga flyers, mga leaflets diyan, mga diaryo kung ano-ano na nakasulat doon na tapos na ang gera, Onoda, bumalik ka na sa Japan. Pero ito hindi paniwalaan ni Onoda dahil para sa kanya ito ay mga propaganda lamang ng kalaban. Kaya hindi siya nakumbinsi. Hanggang sa may nakarating ditong taga-media. Pagpunta niya dito, Japanese media, media man, pumunta dito at hinanap talaga siya dyan sa gubat. Actually, 4 months na nagpaikot-ikot dyan sa gubat para hanapin siya. And then, nung magkita sila, malayong-malayo raw. Napakalayo. Parang wild na ano talagang kinakausap niya. Sumisigaw lang siya doon. Kinakausap niya na, "Onoda, it's over. Tapos na, bumalik ka na ng Japan." Siyempre sa kanilang language. Ay, yun. Hindi talaga niya makumbinsi. Sabi, 2 linggo na ganun ang kanilang communication. Nag-ano siya, nagkakinakausap niya. Hanggang sa siguro, dahil sa tagal na laging ganun, pagka nagkakausap sila, ganun lagi, sabi ni Onoda, unless na yung kanyang commanding officer ang magsabi sa kanya, saka lamang siya susurrender. Dahil doon sa tagal, napicturean niya na ngayon ng clear, siguro dahil sa communication nilang 2 linggo ganun, hanggang mapalapit, hanggang sa napicturean niya ng clear yung picture. And then bumalik siya ng Japan at pinakita niya doon sa Japan, doon sa kanyang commanding officer, sa kanyang kapatid, na Onoda is still alive. Pumunta tayo sa lubang, nandoon siya, buhay. So, kaya nga si Commander Taniguchi at saka yung kanyang mga kapatid ay pumunta dito. At nung makita ni Onoda yung kanyang commanding officer pagsaludo sa bayakap, tinupad yung pangakong babalikan sila. Hindi madali, inabot ng ganong katagal, pero nakabinalikan sila. So, yun yung 1974, nag-surrender si Onoda. So, yun ang naging buhay ni Onoda dito. Then, sinasabi na 1 year lang si Onoda sa Japan, then nagtungo siya ng Brazil. And 1996, bumalik siya dito. Yun, nagbigay ng konting tulong. Kaya lang, 2 grupo ng mga tao na sumalubong sa kanya. Doon sa bayan, welcome. Pero dito sa Tilik, yung grupo dyan ay galit. Kasi nga, nung nag-surrender siya, maraming mga pumunta dito, mga Japanese pumunta dito, may mga pangako na magbibigay ng tulong, lalo na doon sa mga property na damage, and also doon sa mga nabaril nila, napatay nila, ay wala silang natanggap. Kaya galit yung mga tao. Kaya yun, that was 1996. And then 2016, namatay si Onoda. So itong lugar na ito, pagpunta natin, so ilang paalala lang, ingat-ingat tayo dyan sa daan. Kasi there are so many loose rock, baka mag-slide, and dry leaves. Sa bagay ngayon ay umulan naman. So, wala namang nagsisigar dyan, no? Kasi yun ang mahigpit namin, pinagbabawal. Smoking, bawal. And also, siyempre, gubat ito. Kung may makita tayong mga dumaraang, let's say, snake, or yung mga, let them pass. Huwag natin silang kasi tirahan lang talaga nila ito eh. And dyan saan, pinapaalala lang namin kasi dyan sa cave, meron kasi kaming mga guests na pumupunta dyan na grabing ingay. Nagsisigawan. Ay, avoid unnecessary noise. Sa ngayon kasi dahil umulan, medyo marami-rami ng lamok. So if you have insect repellent, you need to apply. Nakatanong nga kanina yan, flip-flop eh. Pero sana legend sana yan. Okay naman na. Unang tao na sa bundok, so, nag-apply ka. Ilang
station po yung ano natin. Actually, ang pupuntahan ngayon is tatlong cave. Cave 1, Cave 2, and Cave 4. Kasi yung Cave 3, sinara na. Kasi nung assessment ng DNR, medyo hindi siya stable. Medyo hazardous. Parang kunting, ano lang eh, kunting shake lang kayo baka. Pero madadaanan natin dito. Ayun lang ano, yung daan lang. Yung trail pero lang. Hindi na makaka... Hindi na tayo pa. Tandaan lang natin yung Tourism Golden Rolls, you can take nothing but picture, yes. You can leave nothing but footprint. Kung may mga balat-balat ng candy, lagay ka lang sa bulsa ang mga balat ng biscuit. So, yun lang. And sana enjoy tayo. So, thank we you. Will. Oh, lips. Okay, congrats sa akin. Green sa'yo, Ping, para contrast sa ano. Ako po. Ay, sleeping bag sa SDP. Ano to yung sa tulugan. Tulugan. Sleeping ano po, pillow. Nag pillow. Okay. Oops. Oops. Tito, enjoy. Enjoy your stay. You're sleeping. Ingat kayo. Ligtas tayo, kaka-vlog tayo. Okay, maiwan kami. Ayan. Hintayin na lang kami siyempre. Pagod agad ah. Lalo na kung nakaano ka kanina. Ay, point team natin. Ganda dito. Ayan, mayroon pa alaala dito. Bawal. Grabe yung gubat dito, mga karabas. Pero yung gubat na gubat, no? Ang sinsi ng mga puna. Gubat talaga.